Samantala, hindi naman nagpahuli sa pagiging malikhain ang mga Pinoy para ipakita ang kanilang pagsuporta sa bagong administrasyon. Kasabay ng panunumpa kanina kay PBBM, ibenendera rin ang kanyang mga taga-suporta ang kanilang mga obra na nagpapakita ng kanilang pagsuporta sa bagong Pangulo. May ulat si Karen Villanda. Madaling araw pa lamang, nagbisikleta na mula Cavite hanggang sa Maynila si Tatay Robinson. Dalawang oras niya binaybay ang mga lansangan gamit ang kanyang customized BBM bike. Lumang tarpaulin na mula sa kampanya, shades at kaunting pailaw lang gamit ang power bank nang ibabaw na ang pagkamalikhain ni Tatay Robinson. Eh, alam nga naman, pumunta ko nakabike lang, ginawa ko, dinesenyo ko siya. Tuwa-tuwa po ako dahil wala akong masabi dahil ikaw ang aming pinaglalaban. Dati pa. Martos pa rin. Si Joel na wala pa sa Iloilo at paalis na ng Pilipinas patungong Dubai, nagbaka sakali na personal na maiabot kay Presidente Bongbong Marcos Jr. ang kanyang opera ngayong araw. Isa itong acrylic canvas kung saan kanyang iginuhit ang mukha ni PBBM sa bandera ng bansa. Aniya pinamagatan niya itong pasaporte dahil ito ang nais niyang maging mukha ng passport ng Pilipinas. Pero dahil sa dami ng tao, nagpa-interview na lamang siya dahil umaasang mapapanood ito ni PBBM. Para talaga sa kanya to, ginawa ko to kasi since na presidente yung tatay niya, boy pa yung mother, father ko, siya na talaga nakilala kong presidente ko. Yung maliit pa kasi ako noon, yung pagbibigay ng pagkain, yan. Isa na yun Totoo yun Iba't ibang pakulo at pagsusubikap ang ibinuho sa mga taga-suporta ni President Bongbong Marcos Jr. sa araw ng kanyang inaugurasyon. Mga taga-suporta na malaki ang tiwala na sa susunod na 6 na taon, ang presidente naman ng Pilipinas ang siyang magsusumikap para maitaas ang antas ng kanilang pamumuhay. Karen Villanda, para sa Bayan.